Yo, what's up mga ka-bleachers? Wala muna tayong hunting video. Wala muna tayong paniniksay dahil busy sa trabaho. Sa katunayan, nandito ako ngayon sa aming pump room. Eh, meron tayong sitwasyon dito na hindi may iwasan dahil sa dami ng guests. Uubusan kami ng hot water, so kailangan namin gawa ng paraan. At itong paraan na ito ay talagang napaka-orthodox. Ang galing! Ang galing! Kung sakasakali na kayo maging interesado sa gawain ng mga tubero, ito yan, oh, ano rin yan. Kilala kong kaliskis mo. Sa mga teachers, meron tayo ditong tangki ng hot water tank. Ayan, oh, dalawa yan. Pero iisipin mo na napakarami na, no? Pero pag maraming guests, kinakapos kami. Kagaya ngayon, kinakapos ng malamig, na, ay, ng malamig, ng mainit na tubig. Ang gulo mo magpaliwanag, ito mo. Nagpapainit yan, yung sulahat na yan. Pinapainit niya yung dalawang yan. Pero sa dami ng gumagamit ng tubig na mainit, kinakapos. So gagawan natin ang paraan yan. Ang gagawin namin na paraan, ang naisip ko, dahil may portable naman kaming ano, water heater. So, patutulungin namin ito. Ito, ipinasabit ko dyan. Experiment. Patutulungin ko itong portable water heater na mag-provide ng mainit na tubig dito sa hot water tank. Para sa ganun ay may ma-supply sa kabuuan ng building dahil centralized nga itong ano natin dito, hot water supply. So ayan. Eh, ito yung paraan ang kulang na naisip para matugunan ang pangangailangan ng hot water dito sa trabaho, dito sa building na ito. Ayan, ang naisip kong paraan na pinakamabilis ay itong portable hot water heater. Para sa ganon, sana hindi bumigay, sana hindi masunog, kaya kailangan babantayan para may maisupply tayo na mainit na tubig kasi maraming naliligo. Ito na mga ka-vinchers, nandito na ang ating magiting na electrician na siyang magkakabit ng power para sa ating portable water heater. Humingi ako ng saklulo sa kanila para mapatakbo natin itong portable water heater. Ayan o, kanya lang inahanda yung mga gagamitin ay gagawa. Ayan, gagawa siya ng power outlet para sa ating water, portable water heater para pagsakastakam. At sa ganun, eh, matulungan yung ating main water tank mag-produce ng mainit na tubig. Ang napakahirap pagka kinakamos kasi maraming gustong maligo ng mainit ang tubig na ginagamit. Ito na mga ka-adventures, ikinakabit na yung outlet. Ayan lah. Magiging saksaka ng ating portable water heater. Ayan. Konting kimbot na lang at may dudugtong na. Ayan na. Alright. Okay. Yun, no? Practice na lang, kulang. Ayun na. Buo na dito, doon na lang, sa line side. Thank you.
Natutulog ako na! So yun na, ikakabit na. Goods pa? Goods. Ayos. Ayan, yun. Kakabit na. Goods. Okay. Dalawa ba yan? Kinabit mo ba ng, ano, yung erting yan dito? Hindi, magkasama ito. Ah, magkasama? Okay, kaya pala. Sa bagay ay mas alam mo yan dahil ikaw ang kuryente man. Kami ay meron lamang pagdating sa kuryente. Kaya tayo tumatawag ng talagang bihasa o professional na electrician. Upang sa ganon ay masigurado natin na tama ang kabit. Ayan. Alright. Ayan na. Cut muna natin. Ayan na. Kanyang susurin sa pamamagitan ng multimeter. Ayun, 236 volts. Oh, ayun. Konfirmado mga convincers na may kuryente. So, ito na ngayon. Isasaksak na natin. Sige, ayan ay tumatakbo na. Okay. Alright. So, ayan na. Nandito ang kadugtong yan. Yes. Ayan na oh. Kikita niyo may indicator na may power. Ang galing. Ang galing. Ngayon. Ito ang alam ko yan. Si Discord. Ayun, mainit. Maaaring magiging matagumpay ito. Kaya lang, ang problema nito, kung tatagal ito, hindi mo susunod yan. Kasi continuous ang kaya na, may nakalabantay. Kaya nga. Pag puno na. Continuous yan, tapos. Kasi pag may nakabantay, sara, sasara ito. Pagka na puno, sasara. Right? So, may pag-asa. May pag-asa tayo. Ay, na, nakakabawi. Kapag ka tayo ito. Okay na. Wala na. Sinaksak na. Ay, sinaksak na. Salamat kay kasamang ka-Oscar. Ka-Uka. Ano po ang isasaksak ko eh, 2,000 watts. Galubhasa. O yan, mga kaibigan, mga ka-Dijos. Ay, maraming salamat sa... Bye-bye, subscribe! Ayun o! Subscribe! Subscribe to kahit! Alright! Ito rin yung ano, float valve nito kasi mahina na yung daloy. Yan ang cold water supply. Yung isa, nalinisan na. Ito namang isa, pinatatanggal ko. Para tingnan ang kanyang filter. Baka barado na, kaya napakahina na ng daloy ng tubig. Ayan. So, pinatanggal na ng kasamang ko. Ano, mga kasawar? Tingnan ko nga. Kumpirmado nga. Ayan na, oh. Ayan, mga kasawar. Kaya napakahina na ng daloy ng tubig, gawa nga ng puno na ng ano, lumot, ng sediment. So, kailangan linisan para lumakas ulit. Iyan. So, ayan, nalilinisan na ng ating kasamahan dito. Iyan. Madali lang naman yan. Iyan, may ipakita mo nga yung filter. Makatanggal ba? Ito. Ayan. Ayan o. Ito mga condensers ang kanyang filter. Screen lang niya na ano, na ordinary. Ngayon, pagka yan ay napuno na ng dumi, siyempre nahihirapan na dumalo yung tubig. Kaya humihina yung produce ng ating tangke ng tubig. Ganun lang, pag maintenance yan, kailangan lagi mo nililinisan ito. Ayan. So may natutunan kayo ngayon. Pwede niyong magawa yan sa inyong mga ano, sa inyong mga bahay kung gumagamit kayo ng mga ganyang klaseng floating valve.
Kaya no, yung plastic floating valve. Ang tawag niyan na sa Lazada ay pa, ano, plastic floating bull valve. Yan ang tawag nila dyan. Basta kaya yan ay valve, tot valve. Bahala na kayo kung anong gusto niyo itawag dyan. Ayan. Pagkatapos na linisan, ibabalik. At sana nga ay lumakas pang lalo ang pressure ng tubig pagkatapos na linisan yan. Okay na. Abangan natin ang susunod na kabanata. 3 days later. What's up mga ka-dingers? Paakit ako dito sa aming pump room. Para checking ko yung kinabit natin na ano? Ay, kinabit natin na portable water heater. Para suportahan sana yung main water tank para mag-provide ng hot water. So, titignan natin kung hindi pa siya nag-trip. Kasi hindi naman yung talaga design na pang ano, continuous ang usage. Ito na tayo sa pump room. Ayan. Tingnan natin. Okay. Pangatlong araw na ngayon guys. Ayan. Oo, ayun na. Buhay pa rin. Ayan o. Buhay pa rin siya. Kaya lang nag-tittermarking siya. Ayan ang problema. Pagka continuous pa lang gamit, ay nagpapahinga siya. So, nangingadin at nang nakailaw. Ngayon, pagka sobra ng init niya, kusa siyang namamatay. Ayan guys. Pero kahit pa paano, nakakasuporta siya dito pagka medyo lumalamig na yung kanyang termarket, nag-uun siya. Kahit pa paano, masasabi natin success pa rin dahil nagpo-provide pa rin siya ng mainit na tubig, hindi lang continuous. Dahil pag mainit na yung termarket, bumibitaw. Oo, hindi mga pangyano. Hello guys, Happy New Year sa inyo! At naway maging masagana itong ating taon, ng buong taon. God bless you all. At stay safe. Maraming salamat. God bless.